everyone! Welcome again to my new vlog. In this vlog, isha-share ko pala sa inyo kung ano yung ginagamit kong laptop and headset sa class ko sa Arkansas. So, nakikita nyo naman yung background ko parati sa mga videos ko. Nakakasa ko lang kasi ako ibang ano room. So, well, so I've been teaching for almost 9 months sa Arkansas. So, isha-share ko ngayon kung ano yung laptop na ginagamit ko. Alright, so let's watch this. So, I hope you are going to enjoy this video. So, let's check it out. Guys, eto na siya. So, eto yung laptop na ginagamit ko pag nagka-class ako. So, MacBook Air 2012 yata ito. Basta, lumang modelo na siya ng MacBook. So, hiniram ko lang ito. So, yung experience ko neto is maganda siya. I mean, yung iba kasi na gumagamit ng Windows, ganyan. So, nag-not responding. So, nakikita ko lang sa mga nagre-reklamo sa ano na, yun nga, nag-not responding. So far naman dito sa laptop na to, kahit luma na siya, okay yung performance niya. Unless, pag yung may problem na talaga is yung application na ginagamit pag nagka-class ka. So, yun, hindi na talaga yun. Kahit ano bang magandang laptop yung gamitin mo kung yung app naman talaga yung may problem. So, well, na-encounter ko yun. Pero, so far yun sa mga other concerns nila, like, nag-responding, nag-exit. So, na-try ko lang yun, nag-exit nung, kailan ba yun? Last month. September yata, nag-exit siya kasi may gumagamit daw sa account ko. Pero yun lang. Hindi yung tipong kinikik siya, ganun. So, hindi ko to na-encounter dito sa, ano na to, kahit lumang modelo tong ginagamit ko na laptop. So, yan. So, kung may mga lumang MacBook kayo, so, maganda siya gamitin, guys. Kaya, yun yung recommended ko talaga kaysa sa mga Windows. Well, hindi naman sa pag-aano ng mga Windows user. At saka, alam ko namang merong mga magagandang specs bukod dito kasi luma na to. So, para lang sa akin, opinion ko lang na mas maganda, gusto ko lang. I mean, okay yung experience ko dito kahit luma na siya. Well, may mga ano na nagre-red yung CPU usage, ganun. Dito, huwag ka lang mag-open ng madaming browser, etc. Kasi, yun nga, kumakain siya ng memory. So, yun guys, recommended ko siya kahit luma na, as long as, hindi naman yung luma na hindi siya, ano, hindi siya pasado sa requirements ni Akasok. So, luma siya, pero pasado siya sa requirements ni Akasok. So, nandun siya sa, kung alam kong minimum yata to, sa requirements nila. So far, maganda yung, ano niya, maganda yung experience ko sa kanya na ginamit ko siya. Kahit lumang MacBook na siya, napapakinabangan pa rin. So, sulit. And, so ngayon kasi is niregaluhan ako ng husband ko ng bagong MacBook. So, MacBook Air. So, yun na yung ginagamit ko. And, ay guys, so far, maganda yung experience ko. Well, alam naman natin na pricey yung MacBook. Pero sulit. Sulit. Unless nga sa sinasabi ko, unless na yung application, na yung may problem, so wala na talaga akong magagawa dun. So, sa opinion ko lang naman to, na maganda gamitin yung Mac. Hindi naman sa pagpo-promote ng MacBook, alam kong mahal to. Or, well, may mas mahal pa nga yung mga gaming PCs, yung mga ganun. So far, okay siya as long as yung internet mo is stable din. And, yun nga, pag yung application na yung may problem, so wala na tayong magagawa dun. So, eto siya yung ginagamit ko ngayon. Kasi nga, pinalitan ko na yung luma ko.
So far, hindi na siya masyadong nagre-red or hindi na siya nagre-red yung CPU ko. Kasi nag-o-open din ako ng browser para dun sa mga translator, ganyan-ganyan. Para mag-translate, etc. Ganun. So far, okay yung ano niya, CPU usage niya. So, recommended ko siya kahit mahal siya, bahala na. Bahala na to. Para may perang pambiliin. So, ayan. And then, dito naman tayo sa noise cancellation headset. So, simula nung mag-teach ako sa Akadsoft, eto na yung gamit-gamit ko. So, 8 months ko na siyang kasama. Ayan, nasira na yung ano niya, oh. Yung lagayan niya. Kasi nilalagay ko pa rin siya after ng klase ko. So, nilalagay ko pa rin siya dito. So, nire-recommend ko siya kasi maganda siya. Well, hindi ko naman siya re-recommend kung hindi siya maganda. So, eto yung Plantronics 628. Tama ba? Oh, 628. Audio stereo USB headset. So, eto siya. So, lightweight headset siya. Easy to put on and take off. So, ayan siya, guys. There. Ayan. So, eto siya. So, I think, kano ba bilhin namin dito? 2,000? 1,000 plus. So, pag may promo sila sa Lazada, well, makakakuha kayo ng mas mura mo na. So, ayan siya, guys. Ito. So, ganyan. Lagay niya lang ganyan. Tapos yung mic. So, maganda siya. Yung iba kasi nagre-reklamo, masakit daw sa tenga. So, for naman sa akin, hindi naman siya masakit. Depende siguro yun. So, matagal na siya na sa akin. 8 months na kasi 8 months na ako mag-teach. So, ayan. So, na-adjust siya ganyan. Ayan. And then, para dapat may i-install ka sa laptop mo para ma-activate yung pag-noise cancelling ng mga noise. Siyempre. So, ayan. So, and ang isa pang, kasi nag-search ako kung ano yung mga issues nga na encounter nila. So, isa doon is yung masakit sa tenga. Ganyan, dito. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa akin, hindi naman siya masakit. And then, the other one is yung mute button. So, nahihirapan silang pumindot. Ay, ewan ko, basta may problem sila sa pagpindot na ito. So, sa akin naman, so far, okay naman siya. Mabilis lang. As long as hindi yung persa ka na pindot mo, dapat dahan, sure. So, yan. Pipindutin mo siya. So, okay naman siya so far. And then, ayun. So, merong volume up, down. So, increase and decrease ng volume. So, ayun. Maganda naman siya. Okay naman yung noise cancellation niya. Basta, install niyo po yung application na magpapa-noise cancelling. Magpapa-noise cancel sa mga ingay na nasa paligid mo. So, ayun. Yun guys, so Plantronics 628 pala. Plantronics 628. So, ito yung ano niya, easy to use controls, USB plug and play. Ayun. So, maganda siya, guys. Basta pala, ayun, isang na-encounter ko pala nito is yung isang supervisor, nagreklamo siya kasi para daw may echo yung boses ko. So, nung chinek ko, dapat pala yung volume niyo guys, huwag masyadong malakas. Kasi ang nangyayari pag masyadong malakas, yung echo ng pagsasalita mo, ano, para siyang iba. Pangit siya pakinggan. So, dapat lower niyo siguro mga 50. Pero yung sa akin ngayon is nasa 60. So, ayun. I-check nyo na lang kung basta 50, okay na yung 50 to 60. Basta wag lang talaga guys palampasin ng 70 to 80 or something. Iba talaga yung ano niya, voice. Iba yung tawag na? Audio niya. So guys, ayun. So once again, so ito yung nire-recommend ko sa inyo. So ibibigay ko na lang siguro yung link. Well, again, di ko to ini-endorse. So ibibigay ko na lang yung link ng
Plantronic 628. So, alam ko meron din iba. Pero ito talaga yung ginagamit ko. And okay ako nito. So, we have Plantronic 628. So, ibibigay ko yung link. Sa Lazada ko lang pala siya in order, by the way. Alam niyo naman, fan ko ng Lazada. So, eto. And yung Mac nga na laptop. So, okay siya talaga. So, that's all for this vlog. I hope you enjoyed this video. And if you like my video, you can hit like. And if you haven't subscribed yet, and if you have any questions or suggestion, kung ano yung mga tanong nyo about Akasok, so you can drop down. You can comment down below. Okay, so. And also, by the way, if you haven't subscribed yet, you can click subscribe button and click the notification bell para ma-notify kayo kung mag-upload ako ng mga panibagong videos. Okay, so guys, if you have comments, yun nga, kung may tanong kayo regarding Akasok, so pwede nyo itanong sa comment section. And kung ano yung gusto pang mga videos na gusto nyo makita or gusto nyo pang malaman about Akasok, pwede din yun. So, have a great day ahead and God bless everyone. Bye!